legend. Told us it wants Pacquiao next. You have to beat the legend. What a performance! Oh, God, this is the fight we've all been waiting for. Mula sa bulwagang pambalitaan ng Kalibog Cable Television Network. Ito ang Kalibog Cable News. Magandang araw, probinsya ng Aklan. Magandang araw, Kalibog. Ito ang Kalibog Cable News. Narito ang nangungunang balita sa araw na ito. Aklan nakapagtala ng mababang positivity rate. Alamin sa report ni Jorile Vicente. Bumaba sa 28% ang positivity rate sa probinsya ng Aklan as of August 17, 2021, batay sa datos na pinabas ng Aklan Provincial Epidemiology and Surveillance Unit ng Provincial Health Office Aklan out of 118 samples na isinailalim sa swab testing, 34 ang kumpirmadong nagpositibo sa COVID-19, habang 84 naman ang nagnegatibo. Sa ngayon, 1,270 na ang aktibong kaso ng probinsya, 699 ang naka-facility quarantine, 448 ang naka-home quarantine, 123 ang admitted, habang 262 naman ang mga namatay. Samantala, pumalo na sa 10,854 ang kabuuang kaso ng COVID-19 sa probinsya ng Aklan. Ito ay matapos madagdagan ng 34 na bagong kaso. Nangunguna pa rin ang Bayan ng Kalibo na nakapagtala ng 19 na bagong kaso. 4 sa Balete, 2 sa Banga, Libacaw at Numansia, habang tig-iisa naman sa Ibahay, Leso at New Washington. Jorile Vicente, Kalibog Cable News. Aklan Police Provincial Office, masinigpitan ang pagpapatrolya sa mga kabaranggayan. May report sa Erajoy Briones. Mas pinalakas ng Aklan Police Provincial Office ang kanilang pagpapatrol at pagbantay sa mga kabaranggayan para masigurado na nasusunod ng lahat ang minimum health protocols. Ito ay dahil sa pag-extend ng Modified Enhanced Community Quarantine ng probinsya ng Aklan hanggang sa katapusan ng Agosto. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Bernard Yufano, bukod sa mga pulis na nakabantay sa checkpoint, ay may mga kasamahan din sila na patuloy na nagpapatrolya. Anya, sakaling meron silang mahuling quarantine violators, ay i-issuehan nila ito ng ticket para magbayad ng multa. Nais nilang iparating sa publiko ang kahalagahan ng pagsunod sa minimum health protocols. Dagdag din ito na kapag hindi na makontrol ang pagkalat ng COVID-19, malaking epekto ito sa health system ng Aklan, ganun din maaring mahinto ang ekonomiya na lalong mas magpapahirap at magpapabigat sa lahat. RJ Briones, Kalibog Cable News. Pagpapatupad ng mahigpit na protocol sa Aklan, nakatulong na bumaba ang kaso ng COVID-19. Alamin sa ulat ni Jorile Vicente. Simula na isinailalim sa Modified Enhanced Community Quarantine ang lalawigan ng Aklan, ay mas lalong pinahigpitan ang pagpapatupad ng mga protocols sa probinsya, kung kaya't unti-unting bumaba ang mga kaso ng mga nagpositibo sa coronavirus disease o COVID-19 sa probinsya. Naniniwala naman ang provincial government na naging epektibo ang mahigpit na protocol sa probinsya. Ngunit hindi ito nangangahulugan na makampante sapagkat kahit bumaba na ang positivity rate sa probinsya, kung ikukumpara sa nakaraan ay maaring tumaas pa ito depende sa mga susunod na araw. At kapag naging tuloy-tuloy nang bumaba ito ay maaring irekomenda sa National Interagency Task Force na pababaan ang quarantine status ng probinsya. Jorile Vicente, Kalibog Cable News. Biyahe ng motorbangka sa Katiklan Jetty Port to Cagban Port, balik operasyon na. Balik na sa Katiklan Jetty Port to Cagban Port ang biyahe ng mga motorbangka na papasok sa isla ng Boracay.
Ito ay matapos maglabas ng advisory ang headquarters ng Philippine Coast Guard Station Aklan. Batay sa abiso, pinapaalam sa publiko ng biyahe sa Tabon Port, Tutambisaan Port ay dililipat na sa Katiklan Jetty Port, Tukagban Port simula August 18, 2021. Sa koordinasyon ng provincial government ang Aklan, LGU Malay at CBT-MPC, layunin itong mapanatili ang kaayusan at seguridad ng mga motorbangka at mga pasahero. Matatandaan nitong Hulyo, inilipat ang biyahe sa Tabon Port to Tambisaan Port dahil sa malakas na alon dahil sa epekto ng habagat. Randy Nakuspag, Kalibo Cable News. Aklanon Olympian Nelly Ristar Gonzalez nakatanggap ng pagkilala. Alamin sa report ni Rio Trico. Inaprubahan sa Sangguniang Bayan ng Kalibo at ganun din sa Sangguniang Panlalawigan ng Aklan ang resolusyon bilang pagkilala sa atletang Aklanon na si Nelly Ristar Gonzalez, isang Olympian at national athlete na nagbigay ng karangalan sa Pilipinas mula 1950s hanggang 1960s. Entitled the resolution commending and congratulating Nelly Rasha Ristar Gonzalez, an Aklanon athlete to the 18th Olympic Games, held also in Tokyo, Japan in 1964. Si Gonzalez na 82 anyos na sa ngayon ay lumahok sa 1964 Summer Olympics na ginanap sa Tokyo, Japan sa larangan ng track and field 100 meter relay. Sumali rin siya sa iba't ibang paligsahan at nakaipon ng 72 medalya mula sa loob at labas ng bansa. Hinimok naman ni SP member Soviet Russia de la Cruz ang Committee on Sports na magpasa ng kaparehong resolusyon para mabigyan ng pagkilala ang mga atletang Aklanon na minsan nang nagbigay ng karangalan sa ating probinsya at maging sa ating bansa. Rio Trico, Kalibo Cable News. Isang vlogger sa Aklan may payo sa mga gustong maging vlogger. Nagbigay ng payo ang isa sa mga sikat na vlogger sa Aklan na si Kapobreng Archie Hilario sa mga gustong maging katulad niya na isang social media influencer. Sa panayam ng Kalibo Cable News nitong Huwebes ng umaga, masaya nitong ibinalita na lagpas kalahating milyon na ang sumusuporta sa kanya. Dagdag dito, nagbigay siya ng payo sa mga nais maging vlogger katulad niya. Ayon kay Hilario, huwag lang susuko at ipagpatuloy lang ang paggawa ng video at mag-enjoy. Yung sa mga gusto ring maging vlogger dito sa probinsya ng Aklan, ang masasabi ko lang, dapat consistent tayo sa ginagawa natin para maabot natin yung pangarap natin. Yung goal ninyo, diretso lang, parang tumitingin ka ba sa hinaharap? Kunting tiis lang at sakripisyo. Buhos ninyo yung panahon ninyo sa paggawa ng mga materials ninyo, mga video ninyo, at huwag kayong susuko. Ilang ulit rin siya na hindi tinanggap ng YouTube sa pag-apply na ma-monetize ang kanyang channel. Ang pobreng vlogger ay isa sa mga tumutulong sa mga kapos sa buhay at target din nilang maabot ang mga malalayong lugar sa Aklan. Kabilang dito ang pagbibigay ng mga pagkain, cash assistance at pagpapagawa ng bahay. Patuloy naman ang pasasalamat ni Kapobreng Archie Hilario sa mga sumusuporta sa kanya. Sana po suportahan po ninyo kami dahil ang nagawa namin hindi lamang po sa aming sarili kundi para din po sa ating mga kababayan. Kaya maraming salamat po sa inyong panonood. Randy Nakuspag, Kalibo Cable News. DTI nagpalabas ng halagang 5.2 billion pesos loan para sa mga maliliit na negosyong apektado ng pandemic. Alamin sa report ni Isamay Saulda. Mahigit sa 5.2 billion pesos loan ang ipinalabas ng Department of Trade and Industry para sa mga maliliit na negosyong lubos na naapektuhan ng COVID-19 pandemic. Ayon kay DTI Secretary Ramon Lopez, kasama sa naturang halaga ang mahigit sa 30,000 loan application na inaprubahan ng Small Business Corporation kung saan ito ang financial institution ng DTI. Patuloy namang dumami ang mga aplikanteng nais mag-loan sa DTI matapos na makatanggap ng dagdag na 2.4 billion pesos na loan program ang ahensya. Naging pahayag naman ni Lopez na ang mga sektor na matinding naapektuhan ng COVID-19 pandemic ay ang turismo, transportasyon, entertainment at iba pang non-essential sectors.
Isa May Saulda, Kalibo Cable News. Negosyo serbisyo sa barangay ng programa ng DTI, inilunsad sa bayan ng Ibahay. Inilunsad na ng Department of Trade and Industry ang negosyo serbisyo sa barangay o ang livelihood seeding program sa dalawang barangay sa Ibahay. Sa tulong ng Negosyo Center Ibahay, naging matagumpay ang paglunsad nito sa Barangay Kapilihan at Barangay San Jose nitong August 11 at August 16. Layunin ng ahensya na magkaroon ng malawakang pang-unlad sa larangan ng negosyo sa pamamagitan ng paghahatid ng serbisyo sa mga tao mula sa gobyerno sa pakikipagtulungan ng LGU at ng DTI. Nagpapasalamat naman ang DTI sa mga barangay officials ng Barangay Kapilihan at Barangay San Jose sa pagsuporta sa kanilang programa. Upang maiwasan ang pagkalat ng COVID-19 infections, ay nasunod naman ang minimum health standard protocols sa nasabing aktibidad. Randy Nakuspag, Kalibo Cable News. High risk ng mga lugar sa Iloilo, prioridad sa mabigyan ng bakuna laban COVID-19. Alamin sa report ni Isa May Saulda. Prioridad sa ngayon ng Iloilo City Government na agad na mabigyan ng bakuna ang ilang mga barangay na naitalang nasa high risk ang kaso ng COVID-19. Sa pamamagitan ng mapping initiative ng National Resilience Council, natukoy nito ang ilang mga barangay sa Iloilo na dapat iprioridad na mabigyan ng COVID-19 vaccine, sanhi na rin nakabilang ang mga ito sa high-risk areas na pagtaas ng kaso ng naturang virus. Ang NRC o National Resilience Council ay isang health research institution na nakabase sa kung paano ang magiging vaccination strategy para maiwasan ang maitalang nasasawi sa COVID-19. Kasama rin dito si Dr. John Wong, consultant ng Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases. Ayon kay Franco Ayudo ng City Disaster Risk Reduction Management Office, sa pagtukoy ng risk level ng isang barangay, ikinokonsidera nito ang ilang factors tulad ng populasyon, bilang ng mga senior citizen na nabakunahan, COVID-19 incidence, at ang average daily attack rate sa kada 100,000 na populasyon. Dagdag pa ni Ayudo, naitalang na sa high risk ang ilang mga barangay sa Iloilo dahil sa transport terminals na naging entry point ng mga naglalabas-pasok galing sa iba't ibang probinsya na sakop ng Western Visayas. Samantala, ipinahayag naman ni Mayor Jerry Trenyas ng Iloilo na ipaprioridad nila ang ilang mga lugar na may matataas na kaso ng virus at mababa ang vaccination rate na agad mabakunahan para maprotektahan ang publiko sa nakakamatay na virus. Isa May Saulda, Kalibo Cable News. PhilHealth aminadong may kakulangan sa issue 1 sa COVID-19 packages. May report si Ira Joy Briones. Inamin ng PhilHealth na nagkaroon sila ng pagkukulang kung kaya may mga delay sa issuance ng mga memorandum circulars na may kaugnay sa pag-asikaso sa COVID-19 claims ng mga ospital. Pag-amin nito mismo ni PhilHealth Acting Executive Vice President at Chief Operating Officer Ellie Dino Santos sa pagdinig ng House Committee on Health hinggil sa resolusyon na nagpapaimbestiga sa kalituhan na idinulot ng issuance ng State Health Insurer na mga circulars tungkol sa availment ng COVID-19-related benefit packages. Nabated sa pagdinig na November 2020 pa nang inilabas ng PhilHealth Board ang kanilang resolusyon pero July 2021 lang nang mailabas naman ang memorandum circular para rito. Pero ayon kay Attorney J.M. Tolentino, Senior Vice President ng Legal Team ng PhilHealth, ang basihan kung bakit retroactive ang bisa ng memorandum circular ay ang resolusyon mismo ng board noong November 2020. Dagdag pa nito, hindi katanggap-tanggap na inabot ng 7 buwan ang PhilHealth na mailabas ang circular, lalo pa at alam naman ng ahensya kung gaano din katagal para sa mga ospital na umapila. At pahirapan din ito sa mga pasyente sa kasagsagan ng pandemya. Era J. Briones, Kalibo Cable News.
Karong adlaw sa tanan, amo ni aton latest weather update sa karon nga adlaw, Wednesday, August 18, 2021. Base sa aton latest satellite image, wala man kita may ginamonitor nga weather disturbance or bagyo sa sulod sang aton Philippine Area of Responsibility, pero may ara kita ginamonitor nga remnant low pressure area sa guwa sang aton nga power line. Magsiling kita remnant low pressure area, amo ni siya ang ginatawag naton nga ang bilin sang isa ka bagyo nga naghina ng iyang nga kakusugon kag ginaconsider na low pressure area na lang. Ining low pressure area, posibleng nga magsulod sa aton Philippine Area of Responsibility by tomorrow kung sa diin mataas ang syansa nga mag-develop ini siya sa isa ka bagyo. Once nga mag-develop ini siya sa isa ka bagyo, aton ini siya tawgon nga bagyong isang, kung diin amo ni siya ang ikanwibi nga bagyo sa aton nga tuig nga 2021 kag ang ikatatlo nga bagyo sa bulan sang Agosto. Padayon lang tagyapon sa pag-update kag monitor sa latest developments kag changes sining LPA diri sa PAGASA. Ang easterlies naman noong init nga hangin nga halin sa silangan nga bahin sang dagat Pasipiko among nag-apekto sa bilog nga pungsod. Kita diri sa Western Visayas sa karon maka-experiensyar sang mga magulugal-umon, tubtob magal-umon nga mga kalangitan nga makadala sa mga isolated nga mga pag-ulan, pangilat kag panag-uob labi na gid sa hapon kag sa kagabihon nga dala sang easterlies kag localized thunderstorms. Padayon na ta mag-monitor sa aton mga gina-issue ng mga thunderstorm advisories. Hina tubtob kasarangan niya hangin halin sa nabagat ng silangan pagto sa silangan ang mga ibabaw sa Western Visayas sa diin makanay tubtob kasarangan ang mga pagbalod sa kadagatan. Para sa aton forecast range of temperatures, ang probinsya sang Iloilo, Guimaras, Negros Occidental kag Capiz diara sa 26 tubtob 33 degrees Centigrado samtang ang probinsya sang Aklan kag Antique diara sa 25 tubtob 32 degrees Centigrado. Ang aton nga adlaw matunod karon alas 6:07 sang hapon, mabutlak ini siya buwas alas 5:40 sang kaagahon. Kagamuni ang aton latest weather update sa karon nga adlaw. Para sa mga dugang impormasyon, bisitahan lang ang aton official website www.bagong.pagasa.dost.gov.ph pati na ang aton mga social media accounts. Halin diri sa Iloilo Doppler Radar Station, Pag-asa Visayas DOST. Ako si Ferns Rubin, mayong adlaw kag madamo gid nga salamat. At yan ang mga nakalap na balita sa araw nito. Ako po si Randy Nakuspag. Ito ang Kalibo Cable News. Magandang araw!